At ngayong araw, mga Mara, samahan niyo ulit kami. At ang ulam pala natin, mga Mara, ay nihaw na isda. At ayun nga, mga Mara, medyo tuyo na talaga yung baha at putik na lang. At ayun nga si Mama, nilinis na yung nahuli ni Tatay na isda, naiihaw niya naman. Ganito talaga ginagawa namin kapag tinatamad si Mama magluto. Lalo na't konti lang naman yung huli, iihaw na lang namin. Inaalisan lang pala ni Mama ng bituka, tas hindi naalisin yung kaliskis kasi iihaw nga natin. Masarap sana to kung may palaman sa loob, pero okay lang. Basta may sausawan, at ayun na nga si Mama ay nag-iihip na ng apoy. Like pa natin na sa Korea may snow. At ayun na nga, tapos na ni Mama linisin kaya nilalagyan niya ng asin. Para kahit papaano ay may lasa yung inihaw nating isda. At ayun nga, tumingin pa si Mama, natawa tuloy siya. Nahiya nga siyang umiti kasi wala daw siyang ipin. Meron naman siyang postiso kaso hindi bagay, sabi namin nagmumukha siyang masungit. At ayun na nga, malapit na ni Mama matapos lagyan ng asin yung isda at eto nga ay sinalang niya na. Ganito lang pala, mga Mari, ihawan natin. Makaka-relate lang nito kapag nasa probinsya ka. Yung pag-iihawan pala natin ay yung natitira ni Tatay na panghuli sa isda. At ayun nga, tingnan nyo naman yung mga bibi at itik. Ito lang pala natira sa atin nung baha. Habang abala si Mama sa pagluluto, ito naman kapatid ko ay naghugas na ng pinggan. At ayun nga po, sabi ko po nakaraan, nakikigib lang po tayo. At ayun nga po, tingnan nyo naman po yung pamangkin ko ay nagmuni-muni pa. At ito naman po ang kapatid ko ay naghuhugas na nga. Siya po talaga ang nakatoka sa paghugas ng pinggan. At tingnan nyo, mga Mari, ganito pa kalalim sa ibang banda ng bukid. Kaya matagal-tagal pa makakapagsaka. Pero kahit pa paano ay kita naman ay pilapil na. At ayun nga po, pauwi na po kami. Dahil tapos na rin naman po maghugas yung kapatid ko. At ayun nga po, ang dami po nating labahin. Sana someday makabili tayo ng washing machine para kay Mama. Pero bago yun, dapat may kuryente na tayo. At ayun nga si Mama ay tamang paypay lang. At ayun nga, napakalakas na ng usok. Malapit-lapit na rin tumaluto, mga Mare. At habang abala nga si Mama sa pag-ihaw, yung kapatid ko naman ay nagawa na rin ng sausawan. Ang paggawa kasi ng sausawan, ang talent din ng kapatid ko. Masarap kasi siyang gumawa kasi siyang pinapagawa namin. Mahalan nyo, mga Mare, someday magamit na yun. Kalamansi pala to na may toyo. Masarap din kasi talaga sa sawan to kapag inihaw yung ulam. At ayan na nga, nauna na naman si Tatay kumain kasi nagutom na rin siya. At susunod na rin naman tayo. Manamatong bibi, pa swimming-swimming lang. At ayan na nga, mga Mari, kakain na tayo, sabayan nyo na kami. Kahit talaga kailan, hindi-hindi nawawala ang kwentuhan. At alam ko, marami nakaka-relate yan at syempre may nakakamiss din. Kasi alam naman natin, kapag matanda na tayo, may kanya-kanya na tayong buhay. Nagagawa na lang to, minsan na lang. At eto nga si Mama, tuwang-tuwa na naman kahit simple ng ating ulam. Grabe lang talaga si Lord kasi ang dami na namin pinagdaanan. Kung titingnan, akala mo mga hindi binaha. Buti na nga lang talaga, humupa na yung baha. Nakakamiss din kasi yung ganitong salo-salo. At ayun nga, si Tatay nasa sulok na naman. Ganun din ba ang tatay niyo, ang hilig sa sulok kapag kumakain? At ayun nga, mga Mari, maliligo na tayo. At alam ko, may makakarelate dito yung tipong magtatabo. Kasi dati, hindi naman talaga uso ang poso. O kaya naman, nawasa. Sino nakakamiss sa ganitong paliligo? Naalala ko dati, yung tabo ilalagay namin sa ulo namin, tas may tubig, tas hahayaan namin tumulo hanggang sa maubos. Tas iisip ipin namin na shower yon. Aminin nyo, ginawa nyo rin yon. Hay, nakakamiss talaga. Yung tipong papagalitan ka na ng nanay mo kasi ang tagal-tagal mo maligo kasi naglalaro ka pa. Tapos yung buhos ka ng buhos pero di ka naman naghihilod. Isa yun sa nakakamiss kasi galit na galit si Mama. At ayun nga, napaka-presko ng hangin. At sabayan mo pa ng mga humuhuling ibon. At ayun na nga, mga Mari, katanghalian tapat yan at pupunta tayo sa labasan. Susunduin natin yung DSWD na magtitingin sa bahay natin. Kasi natanggal si Mama sa 4-piece nung nakaraan. Kaya titingnan ng DSWD kung karapat dapat pa bang ibalik si Mama. At ayun nga, nagbota pa si Mama at ayun lubog naman yung bota niya. Sobrang katinado kasi ng paa niya. Kaya kahit hirap na nakabota ay push pa rin. Go Mama, kaya mo yan. At ayun nga, pinasa na ng kapatid ko si Mama kasi may party na hindi na kaya talaga ng bota niya at lulubog na siya. Natatawa nga kasi kami, baka kasi malaglag pa si Mama. Dahil konting pagkakamali lang ay talaga magtatumbling silang dalawa.
Pero buti na nga lang ay nakarating siya ng ligtas sa kalsada. At ayan nga, tamang hugas lang tayo dahil napakaputik ng mga paa namin. Ang makakarelate lang nito ay mga taga-bukid. Isa to sa mahiraw kapag nasa bukid ka. Ngayon mang katirikan ng araw, naglalakad kami kaya ang puputi namin, charot. Pero sabi nga, walang hindi kakayanin basta magkakasama tayo. At eto nga magtita, napakatagal maglakad. Nagmuni-muni pa. At ayan nga, pabalik na tayo sa Kubo at kasama na natin yung DSWD na titingin ng bahay natin. Salamat po pala sa pagtsatsagaan yung maglakad kahit malayo. At ayan nga po, bumalik na naman po tayo para ihatid ang DSWD. Mga mare, hanggang dito na lang. Kung gusto mong ating vlog, huwag niyo mong kalimutan mag-follow. At salamat po sa inyong panonood.